sa las usual, ver sa day to day at saka egg and Milo. Ay! Hello guys, ayan. Actually tapos na yung church. Bumili lang kami ng ano namin sa lunch. I want to be a policeman. So, eto na yung ulam namin. Ang sarap. Hindi ko alam kung bulalo or basta. Nasisilungan. Nakakatulog tayo ng maayos. Komportable. Pero ang dami pa nating complaints. Hello guys! Hi, good morning! Guys. Good morning! Morning, Papa. March 17, 2019. Today is Sunday. Nandito pa rin kami sa ano, kumakain kami ngayon. Ayan. Kumakain kami na, bumili kami ng pandesal as usual, bell Sunday today at saka egg and Milo. Nung busa na ng milk. Kaya inubos na yung Milo last na yon. And yun, magsisimba kami ngayon, kaya maga kaming nagising. Aga naman talaga akong nagigising. Ayan, kain tayo guys. Ang lunch na, May. What? Sobrang lunch na. Like ko bad. Church. Bumili lang kami ng ano namin sa lunch. And then yung anak ko. Oh. Ito ano? Ay. Oh. Oh, pastay na. Lemon. Dito yun ang nesty guys. Lemon cam na. Malem. Hello guys! O yung kakarating lang namin, nakapag-bihis na ako. So yun, nilagay na namin yung corn doon sa ano. Tapos kakasaing lang namin kasi ano. Hi guys! Hi! I guess when I go up, I want to be a policeman. Then so what? What? I go up. I want to be a policeman. Oh, yun yung pinapractice nila sa school. Kasi may ano sila. Kailangan nila mag-costume ng police kasi police yung binili niya. So hangin muna tayo dito kasi sarap dito. Habang kumakain tayo ng saging. So, ayan. Kakain na tayo, guys. Naluto na yung aming ulam. Si Papa. So, eto na yung ulam namin. Wow. Ang sarap. Hindi ko alam kung bulalo or basta baka na sinabaw. So, ayan. Hindi ko alam kung anong sarap niyo, guys. Sobra. Ito yung binili namin na sweet corn doon sa ang sarap. Ayan. Baka.
Kain tayo, guys. Ha? Kain tayo. Mm-hmm. Tapos may basura doon, di ba? Dapat lagi ng corn pa. So, ayan guys, kain tayo. Ilalagay ko. Pamilya. So, kakain muna kami, guys. Para, kasi gutom na talaga ako, as in. So, yun. Hindi ka makita, be. Ayan. Kailangan ko bumalik mag-vlog kasi kanina kami. Tulog and then nanood kami ng movie. Hindi namin natapos kasi si Papa nag-basketball. Kaya ayun. Tapos kanina nung nasa simbahan kami, nasa church kami, grabe yung ito. Kasi may nag-share ng message doon. Gusto ko lang i-share dito, no? May ng message doon na siya. Parang sa tribo ba? Dito sa amin, tawag sila sa kanila ay Sigaunon. So parang nasa bundok talaga sila na nanirahan. Bundok ay mga, may tribo-tribo yan, ganyan. Kasi merong tawag dito. Sensya na maingi may nagbabasketball. May truck sila sa CCF na parang sila yung nagko-collect ng mga sirang mga appliances, mga bottle, water, lahat ng mga plastic na pwedeng papakinabangan pa, yan yung pwedeng mabenta. Kino-collect nila doon yung mga members ng CCF. Dadalhin nila doon sa or pwedeng pick up nila dito. May pangalan yun eh. Kalimutan ko. Ilalagay ko sa screen yung pangalan, okay? So parang naglilibot-libot yan. So every Sunday, doon nakapark yung truck na yun doon sa parking lot doon sa sa Limketkay, ganyan. So kanina, alam naman namin na mayroong nag-ngongolek talaga or pwede ka magbigay doon, nag-donate. And yung nangyari is, yun nga, saka ko lang na-realize na sobrang iyak ko kanina talaga, guys. Kasi foreigner yung parang siya foreigner yung doon sa truck. Parang siya yung nag-aano sa, like for example, may mga appliances sa sira. Siya yung naghahanap doon ng mga anong tawag doon? Yung mga parang mga wiring siya na pwedeng ibenta mo siya ng mas mahal. Alam niya kung paano kunin yung mga yun sa mga appliances para maibenta ng mas mahal. Ganyan. Tapos yung kita doon sa siya, itutulong siya sa mga taong, alam mo yun, nangangailangan talaga. Nagpapaaral sila ng mga bata, nagbibigay ng mga bigas, ganyan. And then isa sa beneficiary nun is yung taga-tribo, ayun. Beneficiary siya. And then nakita nila, nangalkal nakatira sila doon sa, dahil victim sila sa bagyo, wash out lahat yung, wash out yung mga nila. Naglalaro ko sa wash out yung mga bahay nila, wala, pati yung family niya, ganyan. Naapektuhan din. So, alam niyo yung, ganina po magsasalita, nakapost pala to, Diyos ko. Nakapost. Ayun nga, yung sinasabi ko na, sobrang kong iyak kanina sa church. And, na ma-feel mo talaga yung, parang sobrang blessed natin. Kasi, alam mo yun, sabi talaga niya na, kahit yung isang bottle na like C2, kahit i-donate mo lang dun sa kanila, kaya na nilang i-convert yun para para maging useful yung mga bottle na binibigay sa kanila yung dinadonate natin para mas makatulong sa ibang tao na mas nangangailangan kasi ibibigay nila mga bigas yun, ganyan. So yun, tapos yung pangalan pala is Mercy Truck, yun Mercy Truck.
yun yung pangalan ng truck. Sobra akong na-hurt. At saka yung truck na yun, guys, yun yung lahat ng mga income na nakukuha doon, tinutulong nila sa iba. So, dahil sa mercy truck, napag-aral niya yung taga-tribo, napag-aral niya. And hanggang college, kasi nakatapos siya ng high school, pero hindi na siya nakapag-college. So, ngayon, sa kanilang tribo, walang marunong mag-English. Hindi na ano ko, nag-obsit-obsit siya, papa niya. So, alam niyo, sobrang blessed talaga tayo. And, ayun, napag-aral siya, guys. And, alam niyo yung, dahil doon sa mercy truck, kaya na-realize ko na, dapat kahit konti naman makapagbigay tayo, no, kahit hindi man tayo direkta makabigay sa tao, kahit yun lang talaga yung mga bottled water, yung mga plastic natin sa bahay, yung mga sirang appliances, ayun, pwede natin sila ipa-pick up sa CCF. Oo. Siguro i-contact nyo na lang yung CCF dyan sa inyo. Sobrang nakakatulong. And alam nyo ba, ito yung good news, yung taga-tribo, siya lang yung marunong mag-Ingles. So, siya yung nagtuturo doon sa mga bata. Naging teacher siya doon sa tribo nila. Siya yung nagtuturo sa mga bata. Kasi nga, siya lang yung marunong. And then, nag-preach na rin siya doon sa mga neighbors nila, ganyan. And then, alam niyo bang mag-graduate niya siya sa college ngayong March 28 ata yung graduation niya. 28 ba yun? Or, 24. Hindi ko sure. Pero, yun yung ano niya. Gagraduate siya. Sobrang, alam mo yun, dahil lang sa mercy truck, nakapagtapos siya ng pag-aaral. Makakapagtapos siya ng pag-aaral. Kaya, sobrang kanina, iyak ako ng iyak. Kasi yung feeling ba na parang nagigilty ka na ikaw ang dami mong complain, ang sarap nga ng kinakain natin. May bubong tayong na nasisilungan, nakakatulog tayo ng maayos, komportable, pero ang dami pa nating complaints. Alam mo yun, basta maraming mga learnings na mapupulot talaga doon sa church na So, ayun. Tapos kanina yung foreigner talaga, naiiyak na talaga siya kasi naaawa talaga siya doon sa So, yun lang yung hiningi niya talaga. Mag-donate lang ng mga bottled water sa kanila. So, every Sunday, magdadala kami ng mga bottled water doon sa simbahan. Yun, dadalhin namin kasi nakapark lang yung mga truck doon. So, yun. Na-touch lang talaga ako kanina, guys. So, sana kayo din kung hindi man kayo direkta makatulong sa mga nangangailangan kasi hindi natin alam kung saan tayo tutulong, kung saan tayo magsisimula. Pero at least yun, di ba? Wala ka namang ilalabas na pera. Kahit yung mga mga sirang appliances, mga bottled water, pwede mong i-donate para at least makonvert yun na maibenta para makatulong sa mga mas nangangailangan. Sila yung tutulong para sa atin, di ba? Tayo yung magbibigay sa kanila para at least sila yung, kasi sila yung nag-reach out dun, sila yung nakakaalam kung sino yung mas nangangailangan, di ba? So, yun. Yun lang. Lang talaga ako kanina. Iyak talaga ako ng iyak talaga, guys. Sobra akong ganyan lang kasi wala akong bra. So, yun. Kasi gusto ko lang i-share talaga yung alam mo yung na-experience ko. Kasi minsan hindi tayo aware, di ba? Yung mga bato dito, kinatapon-tapon lang natin. Yun. Yun lang ang gusto kong i-share ngayong araw kasi wala lang. Parang maano lang sa puso ko. Wala ko siyang ganap ngayong araw na to. And yun, tapos na yung Sunday namin, yung relax namin. Si Papa nag-basketball pa. And yun, si Hazard na sa baba. So yun lang, magpapaalam na rin ako dito, guys. See you tomorrow and another day bukas. Actually, parang maaga ata yung practice nila ni Hagrid. And magliligpit muna ako sa loob. Kasi yung higaan namin, tin-transfer namin doon kasi nanonood kami ng movie kanina. Tapos ang sarap nung bulalo, sobrang sarap yung yung corn, as in sobrang tamis ng corn talaga, guys. Hindi ko alam kung ano yung nilagay ni Papa. Si Papa yung nagluto noon. Hindi ko alam kung ano yung nilagay niya na ano. Ando lang yung petchay na ata yun, petchay.
Tapos medyo matigas pa nga yung ano, yung beef. Kasi gutom na talaga kami. So medyo matigas pa siya. Sobrang busog kami. Ito talaga pag Sunday, wala kaming ano, parang unlimited yung aming kain. Kasi pag lunch time, parang unlimited lang yung kain, walang control, ganyan. So yun. Tapos mamayang gabi mag-egg lang naman kami. Pag ano lang, pag lunch yan talaga. Kasi doon kami. Mas masarap kasi kumain dito. Sino bang hindi masarap ang kumain dito, di ba? Ang hangin, di ba? So yun lang guys, magpapalaman ako kung nanghaba na itong sinabi ko. So I hope you guys enjoy. Follow nyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And see you in my next video guys. Bye!